What's up mga karot? Welcome to another Moto Vlog. Today's vlog I'm gonna discuss about the modifications and changes to my Suzuki Raider 150 Limited Edition. What year model? 2014. Let's start the video. Before we start the vlog, let's make a shout out. And yeah, that's the shout out. Thanks for commenting. Baka gusto yung ma-shout out, mag-comment kayo dun sa baba. The changes I've made to my Raider 150, the first thing is the carburetor or carburador. Anong brand? Anong sukat? Ano yung jettings? Yung brand is Kaihen 28mm. Yung jettings is 120/38. What is 120? 120 is the main jet. That's right, am I right? And 38 is the pilot jet or the second jet. And sometimes, kapag nag-open pipe ako, 120, 45 or 120 over 50. Depende na yan sa inyo. Depende yan sa mekaniko kung ano yung tune na gagawin niya sa motor nyo. For example, gusto nyo matipid, edi 118 to 38 or 120-38, depende na yan kung anong gusto nyong takbo ng motor nyo. Sa akin, 120-45, 120-38, medyo hindi siya good for fuel consumption dahil malakas siya mag-consume ng fuel. Pero yung speed mo, yung accuracy, yung paghataw mo ng throttle, nandun talaga. And the tuning is, for example, yung carburetor mo, yung tuning, yung hangin, i-close nyo all the way to the, yung close talaga. At saka mag-open kayo ng 2.5. 1, 2, and then half. That's my tuning for the both 38 and 45 jettings. The second modification or changes I've made to my Raider is the clutch spring. Why clutch spring? Bakit clutch spring? Clutch spring is, it's gonna make the clutch plates act quicker. Medyo matigas lang siya sa clutch lever mo, pero maganda siya sa performance. For example, gusto nyo mag starting, gusto nyo mag drag race, or you know, friendly games lang na kayong magkatropa, magda-drag race kayo, papasok agad yung gear nyo. Hindi siya mag-miss gear. Depende na yan sa rider nyo or ikaw kung paano mo ikakambyo yung gear mo. Minsan talaga no, mag-miss gear tayo. Pero yung clutch spring is for the response, quick response. Pag nag-gear ka, for example, first gear to second gear, mas daling pumasok sa segunda, tersera, at sa upper gears. What's the brand? LHK. Dahil LHK is good for just, you know, daily service or daily rides, hindi yung pang drag race. For example, mga CIG na clutch spring, sobrang tigas talaga yon. Parang yung parang pagkamay na basta. The third modification I made is quick throttle. The brand is Uma Racing. The difference from the stock throttle to the quick throttle is very large. Malaki yung diferensya niya. Dahil mabilis na makapasok yung gasolina. Bang, bang, bang. For example, yung stock na throttle mo, pipigain mo pa all the way down. Pero kapag naka-quick throttle ka na, konting-konting bigay mo lang, meron ka agad. Yun ang purpose ng quick throttle. Kaya kung gusto nyong mag-upgrade ng Raider nyo, stock pa lang yung throttle nyo, I bet you yung quick throttle muna yung unahin nyo. Make sure to buy Uma Racing. The fourth changes I made to my bike is the sprocket. What brand? SSS. 43 by 128. I don't know, basta the same size lang ng stock na sprocket. The only difference is yung weight niya. Yung lightened, sobrang gaan. Parang papel yang. Liang? Parang papel. Yung stock na sprocket, sobrang bigat. Kaya, the next one you should buy, sprocket. Number 5, MTR
rear set. Bakit hindi racing boy? Bakit hindi ganito? Blah, blah, blah. For me, MTR is the best for the color. Because yung MTR, sa sobrang tagal na, 5 years na yung motor ko, di ba? Hindi pa siya nag-change ng color. For example, yung racing boy, after ilang months lang, yung orange nagiging puti na, di ba? Nakita niyo ba yung difference? For example, yung option 1, maraming brands pa, pero para sa akin, MTR is the best for the lifespan. It will take a lot of years. So, depende na yan sa inyo kung paano mo siya i-maintain. Okay? Number 6 is 7-speed front shocks, yung orange. Bakit this stock yung ginamit ko? For me, nag-a-add siya ng konting ganda ng motor mo sa harap. Dahil orange yung flarings, yung tapaludo, yung headlight, itim kasi. Gusto ko may orange sa front. So, yun. 7-speed na shocks. Number 7, 1.2 inch yung lapad niya. Yung lapad ng rims. 1.2 inch na bansay. Bakit hindi yung mga racing, blah, blah, blah. For me, okay lang siya. Ilang beses na ako na-shot sa mga, ano, ilang beses ako na-shot sa daan, mga lubak. At yung huling na-shot ako, sobrang laki ng na-damage sa rims. Pero, may kakilala ako dito sa amin, dito lang sa TISA, si Ojek. Shoutout Ojek. If you know him, comment down below. He's the best yung nag-a-align at saka ni-repair niya yung rims ko and it's working fine. It's good as new. Number 8 for my hub is Zox ZOX with stainless steel spokes and nipples. Hindi ko na kaalam yung sukat pero set na siya kasi yung binili ko. Bakit hindi yung lighten? Bakit hindi yung iba? Blah, blah, blah. The main purpose is for the safety. Okay lang yung mga lightened na hub kapag yung motor nyo ay drag bike. Hindi pang service, pang araw-araw. Yung lightened kasi may posibilidad kapag nashot kayo ng lubak or nashot kayo ng isang or nakasagasa kayo ng isang malaking bato, may posibilidad na makrack ka agad yan at saka while you're driving, it's spinning. Right? It's spinning. And it's gonna cause a crack doon sa hub mismo. And yung mga lightened, wala siyang, anong tawag dito, rubber damper para sa sprocket. Direct lang siya sa kadina. Or sa, I mean, yeah. Yung kadina, sprocket, hub, direct lang. Walang, wala siyang rubber damper. Compared to the Zox, may rubber damper. Yung lightened, wala. So, it's very dangerous for you if you're a daily rider. For example, service yung motor mo para pumasok sa work or iba. Delivery, food panda, mga grab food. Number 9 is Tri-LED headlight. I forgot the brand but it's good for me. It worked good for me. Thumbs up for it. Number 10 is OZ Racing seat cover. Bakit? Yun, hindi nagsasomgen. Yung OZ Racing kasi, for me lang ha, maganda yung quality niya. Kapag naka-flat seat kayo, ganun, naka-angle, hindi ka magsaslide. Dahil yung material na ginamit nila, parang may something na rubber or parang madikit siya. Didikit yung pants nyo at saka hindi kayo magsaslide. For me ha, that's my review for it. Maganda siya and I recommend to you na yun ang bilhin nyo kapag nag-change kayo ng seat cover or may plano kayong mag-flat seat. Somjin is good, it looks good, but the quality of the Somjin brand, for me, it's not good. Slide na slide siya, parang plastic, parang sako yung texture niya. Masaslide ka kagad. Yeah, that's my changes I made. All stock lang yung makina. May plano ako na gawing 25G pero depende na dahil wala pa si Baijo, yung mekaniko namin, nasa Canada pa. And the other things I wanna say, para maganda yung motor nyo, take care of your bike, liguan nyo, i-wax, huwag yung ibilad sa araw, saka mag-maintenance kayo. For me, every 1,000 kilometer, nag-change oil ako para maganda talaga yung performance ng makina.
dahil all stock lang. And you should change the oil filter every 3,000. Depende sa inyo kung may budget kayo. Dahil yan talaga, para sa akin, that's the best maintenance. And yeah, that's my quick video for my Raider 150. If you want to comment something or suggest, mag-comment na kayo sa baba. Paki-like my page on Facebook. Nasa description yung links. Maybe may nakalimutan ako, mag-comment na lang kayo sa baba. Doon lang natin i-continue yung topic, or mag-like yung sa page ko, doon tayo mag-chat. Gusto ko lang may company. Gusto ko mag-chat sa inyo. And gusto kong tumulong sa inyo. Kung gusto nyong magtanong, tanong lang kayo. And yeah, that's my vlog for today, guys. Make sure to like this video. Share this video with your friends. I-share nyo sa group. Mga rider groups and other stuff. And make sure to subscribe, click the bell, click nyo yung all para ma-notify kayo pag may bago akong video. And yeah, we'll see you in the next vlog. Bye-bye, mga araw. This is the 4 lightened sprocket. What brand? SSS. The fourth changes I made to my bike is the sprocket. Ano? Ilang beses ako na shot sa daan. Number 9 is the headlight. Tri-LED yun. Nakalimutan ko na yung brand dahil matagal na yun. Number 9 is tri-LED headlight.